Magandang araw ulit sa inyo mga idol. Welcome back ulit dito sa ating channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-terminate at magbibigay tayo ng mga tips kung anong dapat nating gagawin dito sa pag-terminate sa ating brand circuit breaker. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot naman yung subscribe button dyan at samahan mo na din ang notification bell para updated ka sa next nating mga video. So isang idea at isang kaalaman lang sa mga baguhan, tara, umpisa na natin. So ito yung pinaka-importante na naglagay tayo na itong mga tagging dito sa circuit breaker. Ayan. Para hindi tayo matagalan kung saan natin tapon yung bawat wire, no? So mula sa master lighting, then living room. Ayan. So may tagging tayo dapat sa bawat isang circuit breaker para madali lang natin i-terminate. Saan natin ipong tayong bawat wire. So dito naman sa ating wire, meron din tayong tagging dyan. So, gamit tayo ng cable tie. Yung cable tie natin. Yan. So, unahin natin tong ano, hulihin natin tong malaki. Unahin natin tong malaki bago tong ano mga home run, no. Dito naman mga idol, lahat na dito sa side na to na home run. Ihawin nyo na dito lahat. Tapos itong napindikit naman dito sa kabila, hawin nyo na din dito. Para isang loop na lang pa ganyan, isang loop dito. Then, pagsamahin na natin yung para dito, saka para dito. Okay? So yun, inulam na natin yung main na wire. Isang kalaman lang mga idol. So ang bahay na to ay renovation, no? Kapag... So ito yung pinagandahan talaga sa bolt-on na panel mga idol, no? Ayan. Napakaluwag, no? I-compare natin sa mga plug-in, napakasikip kasi mag ganitong termination, no? So ang next natin gagawin ngayon ay yung mga home run. So nag-break time kasi muna. So first na gagawin niya talaga pag pag nag-terminate. Itong mga breaker, dapat may tagging na yan kung saan naka-location yung mga home run na ilalagay natin. Ayan. So, importante rin yung tagging na yan bawat circuit breaker para hindi maliligaw yung maghahanap kung saan yung breaker ng aircon, breaker ng water heater, ganyan, mga lighting. Yan yung pinaka-importante nating gagawin kapag nag-terminate. Kailangan mayroong mga tagging. So hindi pa to final na tagging, so gagawa pa tayo ng tagging niya. So pansamantala lang muna yan lahat. So ang next natin gagawin ay itong mga home run na. So
So bali hiniwalay ko pala yung dalawang wire. Pinagitna pa yung ground. Ground natin dito. So nilop ko lang, pagdating dito nilop ko. Binalik ko siya dito sa busbar ng ating equipment grounding. So ang tawag na ito, equipment grounding mga idol. Tara yan sa water heater. So kailangan ng ground ng water heater. Aircon, yan. May mga ground yan. Diyan natin siya itatap. Yan siya. So bago natin pasukan ng wire, bago natin pasukan ng power supply, double check muna natin to lahat ng tornilyo sa kanyang bus bar. No? Mamaya, maluwag yan. So hindi natin naiwasan na magkaroon niya ng loose connection. So mga cost kasi pag loose connection, minsan nalulusaw yung wire. So ito yung pinaka-importante natin higpitan, yung main line natin na wire, no? Sa feeder line natin. Kailangan mahigpit na mahigpit yan dyan. So ito, dito na side to. Then ito, dito din na side. Ayan, kasi parit na din yung lahat. So isa-isayin natin yan mamaya. Simula tayo mga idol. Simula tayo dito. So kids room. Ayan. So kids room. Sunod-sunod lang yan. So, tingnan nyo mga idol, paano natin siya i-terminate sa isa, no? This one, diba? So, yan na nga mga idol, no? So, itong nakabukod lang dito, itong ground. Binukod lang natin. Grabe, napakahirap. So, bawat dulo niyan, dapat may tagging kayo. Ayan, so, ito na yung nangyari sa konti-unti nating ginawa. Palaban pa tayo.